Arestado ang lalaking ito sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa documented video, makikitang may tinanggap na bulto ng pera ang lalaki mula sa kanyang kausap. Kinilala ang suspect bilang si Alias Isko at ayon sa investigasyon ng CIDG, tinatakot umano ng lalaking ito ang ilang negosyante sa Pasay na ipapasara ang kanilang establishmento kung hindi raw magbibigay ng padulas. Hinuli ang suspect sa kasong robbery extortion o pangungutong. Ayon sa CIDG, sa isinagawang entrapment operation, ang umaktong nagbigay ng pera sa suspect ay isa sa mga nagrereklamo. Arestado rin ang dalawa pang kasama ng suspect na nasa pinangyarihan lamang din ng entrapment operation ng mga oras na iyon. Base sa paliwanag ng mga arestado, mga opisyal umano sila ng gobyerno na may koneksyon sa opisina ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kanina, sabi mo, bigay mo kay First Lady nung tayo sa mesa. Tinanong man, sir, kung saan ipa-ano ng pera. Sabi ko, kay First Lady, yun man ang ano, sir. Yun man ang sabi doon. Samantala sa panayam kay Lieutenant Colonel Jose Joey Arandia mula sa CIDG-NCR, giniit nitong nakipag-ugnayan na sila sa opisina ng First Lady at nakumpirmang walang katotohanan ang mga pahayag ng suspect. Actually, sir, may complainant po na dumulog sa amin na may mga tao daw po si First Lady na kumakausap sa kanila na yung mga business nyo ay isasara dyan pag siya ay nakaupo na. Kaya kami po ay humingi ng paintulot sa opisina ng ating First Lady o sa Malacanang at tanungin ang katotohanan. So nung sinabi nga na walang katotohanan ng mga yan, so nagsagawa po kami ng entrapment operation. Ilan sa mga nakumpiska mula sa suspect ang marked money, kalibre 45 at mga bala ng baril at firearms registration. Sa kasalukuyan, tinitignan pa ng CIDG kung may ibang nabiktima ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.